my YouTube channel, Malinan Dig po! Ang inyong amiga nga nasa Japan. Welcome back again. Magandang araw sa inyong lahat. Kung saan ka man ngayon, magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi, kapatid. So, bago po ako mag-uumpisa sa aking gagawing video ngayon, sa mga baguhan pa po dyan na mga kaibigan natin, huwag niyo po akong kakalimutan i-subscribe po ang aking channel. Just click here! And of course, ang ating notification bell para updated. So ngayon guys, andito ako ngayon dahil day off ko po ngayon. Tapos kasama din si Jowa. Pero andyan si Jowa kasi hindi niya alam kung anong gagawin ko sa kanya. Kasi plano niya po kasi kukuha siya ng lisensya dito sa Japan. Pero ako talaga ang kukuha dati noon. Pumunta na talaga kami noon. Kaso lang, ang problema kasi, alam mo yung, mabigat sa kalooban niya nga, ako ang kukuha ng lisensya that time. So, sige, mabait naman ako. Parang, sige, ikaw na nga lang. Parang ganun lang ba? Sige, ikaw na nga lang. Tsaka na lang ako kukuha ng lisensya. Kasi ako kasi, nakakapag-drive na ako sa Pilipinas. Nakakapag-drive na din ako dito sa Japan. Kaso lang, hindi ako natuloy dati kumuha ng lisensya dahil nabuntis po ako sa panganay ko. So ngayon, plano ko po talaga ulit kumuha. Ang problema nga lang, parang ayaw niya, gusto niya na siya ang kukuha ng lisensya. So, kunwari, kahit yung ang tawag niyan, kahit gustuhin ko man, pero sige, siya na lang muna. Wala pa kasi siyang experience sa pagdadrive. So, ngayon, i-surprise natin siya. Lagi siyang nagyayaya sa akin na kukuha ako ng lisensya. Sabi ko, wala tayong pera. Uunahin pa ba natin yung lisensya? Ay, wala nga tayong pera, lalo na ngayon, pandemic. Ang dami kong absent dahil nga, yung mga bata, walang pasok yung mga bata, sarado ang eskwelahan. So, ngayon, hindi niya alam na tuwing sahod ko, kumukupit ako sa sweldo ko para itago. So, ngayon, yung talagang sa awa ng Diyos, talagang kung gugustuhin mo talaga, makakaipon ka talaga, di ba? Ganon. Parang yung ipon challenge. So, ngayon, yayain natin siya na kumuha ng lisensya. Tapos ngayon, hindi niya alam na may hawak akong pera. So ngayon, papakita ko sa iyo ang hawak kong pera ngayon. Ang naipon kong pera ngayon is 36 kalapad. So magkano na yan sa Pilipinas? I-times natin ha. Times natin. So 36 kalapad, 360. Times, magkanong, ngayon, 44? So, umabot siya ng 158,000. Kung sa Pilipinas, ha? 158,000 siya. A 294,000 pala. 294,000. Na. Umabot yung pera sa Pilipinas ng 294,000. So ngayon sa Japan kasi hindi ka pwede yung basta-basta makakuha ng lisensya kung wala kang 30 kalapad. 30 kalapad 'yan, talagang yan talaga yung pero may plus pa yun ha, may plus pa yun sa tax. May plus pa yun sa kung ano-ano mga etcetera drivers, yung tawag niyan, yung magsusundo sa'yo, ganyan, sa exam, meron din yun. So, aabot po siya ng siguro mga 40 kalapad, malinis na yun. Pero ang naipon kong pera is 36 kalapad. So, ngayon, guys, pwede naman po dito hulugan. Ganyan.
Pero hindi niya alam. So, papakita ko sa iyo yung naipon ko, ha. Galing pa po siyang bangko. Winidraw ko po. Kasi pupunta po kami bukas ng, police station. Kuko kami ng lisensya. So, andito po siya. So, kaya tinatawag siya na malapad kasi malapad po yung pera dito. Kaya yung wallet namin dito is malalaki. Ganito, ganyan. So, ayan, o. Ganyan siya. O, ganyan siya kalapad. Kaya tinatawag na lapad yung pera. Ayan, wallet ko na. Mumurahin lang yan siya, guys. Ano lang po siya, tag 800. So, ito, 36,000 po ito. 36 kalapad po ito. No? Ayan po. Bibilangin natin, ha? Bilangin natin para maniwala kayo. 36, 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20. 2, 7, 8, 9, 10, 30. Ayan po. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, mayroon po tayong 36 kalapad. So, ngayon, hindi niya alam na mayroon akong pera na ganito. Diba? Nakip ko po siya. Ipon challenge. Kasi nga, gusto ko din na may, sa aming dalawa, kung sino may yung, may lisensya para makagala naman kami kung kahit kung saan. So, ito po at gagamitin natin sa kanya to. Ha? Huwag po kayo. Surprise po natin siya. Don't worry po, wala po tayong pera. So, the next day. Andito na po kami, guys. Ohayo gozaimasu. Minasan, magandang araw. So, andito na po tayo ngayon. Papunta po tayong Kyoto Iki Station. So, ito na po yung inaantay natin na pupunta po kami sa driving school niya. Maaga tayo kasi hindi natin alam yung place sa hanapin natin sa Google Map. So, ang daming tao. Ang daming tao sa Abante. Linggo kasi ngayon, so. Ah, Sabado. Sabado kasi ngayon. Sorry. Sabado ngayon, sa ano ngayon. Tawag yan. Gala time. So, samahan niyo po kami, guys. Tara na. So, andito na tayo sa bus ngayon. Sa bus. No, kung saan pupunta po tayo sa pupuntahan namin. Samahan niyo po kami. 20 minutes later. So, 43 kalapad. 43 kalapad, 1,000. Mahulog na siya ng 43 kalapad na 2,000. Sus, laking pera. Ano? Eh, basta-basta, kulang pa yung pera ko. Ayan, guys, tapos na po tayo nag-enroll. So, yung nakuha ko palang Jumingho, yung address, iba pala yun. Ibang address ang hinahanap nila for driving school pala. Ang kinuha kong address kasi sa City Hall is yung address lang kung saan kami nakatira. Ay, hindi pala yun. So, ngayon, pauwi na po tayo. Natapos din. So, yun na nga po yung natin na wala po silang utang, wala po silang loan, gusto nila ng cash. So, pagsisikapan natin na makaipon pa po tayo ng pera. So, ayan guys, alam niyo na po kung paano po ang pag ganito pa ang pagkuha ng lisensya sa Japan. Hindi po basta-basta umaabot ng 200,000 plus sa Philippine money. So, dito 43 kalapad. Oh, ganyan. Ganyan talaga ang dito. Kasi, kaya,
ang talaga, 38 kalapan talaga siya. Pero, ang sinasabi nung staff, pag nabagsak daw siya, halimbawa, nabagsak siya sa driving school, pwede pa siyang mag-extend ng driving school ulit. Magbabayad siya ng 4 na lapad. So, kaya naging seat siya, naging 43 kalapan siya. Ibig sabihin nila dito sa Japan, guys, isip kanila, i-care kanila, kaya mahal ang bayaran dito sa kuha ng lisensya. Nga na ko po, chikit! Ah! Sa kanya? Bakit naman ito? Nga na po siya na nga! Hindi guys, pinangano lang po sa paligid. Totoo guys, dito sa Japan, kahit mahal ka mura, kapag mahal ka, kumuha ka ng mahal dito sa ng driving license, guys, yung mahal. Iba pala dito kukuha ng lisensya by edad. Kasi nakalagay doon pag 20 plus 20 ka kara kukuha, 20 ka start na kukuha ng lisensya, ang babayaran mo is 20 kalapad. So siya 36 ka 38. So, babayaran. Ah, kaya pala. Naging 38. Kaya pala. 38 kalapad kasi. 38 na pala yung edad niya. Kaya pala yun. Eh, ako nagulat. Ako na nakita ko yun. Kasi ako, mag-40. Look. So, yan na po yung video natin. So, thank you so much for watching my video at maraming salamat po sa love and support niyo lagi sa aking channel. See you guys! Bye!